Pinagtawanan at nilait-lait lang ng mga Thai ang ginawa nating send-off kagabi sa NAIA Terminal 1 para kay Miss Universe Philippines Michelle Marquez D. Ipinost mismo ng Facebook page na Talk Miss Thailand na may 95,000 followers ang pangmamaliit sa mga Pinoy. Ikinumpara nila ang dami ng sumuporta at naghatid kay Miss Thailand sa airport versus sa kakapiranggot lang daw na mga Pinoy na naghatid kay Michelle. Sabay-sabing sila na daw ang powerhouse of beauty. Ayon sa caption, katawa-tawa daw ang ating kandidata. It is finally clear that Thailand is the center of beauty queens after the fan trend of Miss Philippines dropped down a lot. But I love you MUP 2023. She's looking funny in my eyes. To the rescue naman ng iba nating mga kababayan upang ipagtanggol si Michelle. May nagsabing delusional daw ang mga Thai. May nagsabi ring uhaw na uhaw daw kasi sila sa corona. Ang isa namang ito, kinuwestiyon kung ilan na ba ang corona ng Thailand sa mga major pageants. Ni hindi nga nakapasok sa top 10 ang Thailand sa listahan ng pinakamaraming koronang naipanalo. Samantalang ang minamaliit nilang Pilipinas ay nasa ikatlong pwesto, kasunod lang ng Venezuela at USA. At kung ating susuriing mabuti, ganito rin kalaki at kagarbo ang send-off event ng mga Thai kay Anchely Scott Kemis noong 2021. Ngunit hindi man lang ito nakakuha ng pwesto kahit sa top 20. Last year, ganito rin ang ginawa nila kay Anna Swaingam. At sa parehong senaryo, ligwak rin ito sa top 20. Anong masasabi mo sa mga Thai na hindi nauubusan ng pangmamaliit? At taon-taon na lang ay sinisiraan ang mga ipinapadala nating kandidata sa Miss Universe. Put your comments below. At upang maging updated ka sa laban ni Michelle D sa Miss Universe, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell.